Maraming beses na ako nasabihan na, huwag ka na mag-YouTube, wala ka namang mapapala dyan. Pero nandito pa rin ako. Eto pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin napapala. Meron akong standard kung sino ang totoong content creator. Para sa akin, ang isang content creator or masasabi na isa ang totoong content creator kapag nakapagpabago ka ng buhay ng isang tao or naka-impluwensya ka sa buhay ng isang tao. Hey guys, kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. Yan ang problema dito sa pag-YouTube, dito sa mundo ng YouTube. Lahat tayo pwedeng maging content creator. Pwedeng i-claim ng kahit na sino vlogger ako, content creator ako. Kahit sino pa pwede yan. Pero iilan lang talaga ang totoong vlogger, ang totoong content creator. Meron akong standard kung sino ang totoong content creator. Para sa akin, opinion ko. Para sa akin, ang isang content creator or masasabi na isa ang totoong content creator kapag nakapagpabago ka ng buhay ng isang tao or naka-impluwensya ka sa buhay ng isang tao. Yan. That is for me is content creator ka or totoo kang vlogger o totoo kang artist. Para sa akin. Kasi ang pag-YouTube, hindi lang basta paggawa ng video at pag-upload at pagkakaroon ng subscriber. Kasi para sa akin, ang pag-YouTube, yung paghahanap ng passion mo to. Pagbabahagi ng knowledge, preparation, stress. Malalim to, mas malalim to kaysa inaakala mo. So hindi lang to basta paggawa ng video at pag-upload. Bago ka mag-umpisa ng sarili mong YouTube channel, dapat alam mo to mga bagay na to. Unang-una, dapat alam mo kung ano yung magiging laman ng channel mo. Ano yung pwede mo maibahagi sa mga tao, sa manonood sa'yo. Pangalawa, mag-umpisa ka na kung ano yung meron ka. Start with what you have. No, huwag mong isipin kung ano yung mga bagong gadgets. Huwag ka mainggit sa kung ano yung meron yung iba na wala ka. Pangatlo, pagiging handa sa kung ano man yung pwedeng mangyari. No? Mas paghandaan mo na maaaring walang mangyari dito sa gagawin mo. Yung tatlo na yon, yun yung dapat mong paghandaan bago ka mag-umpisa ng sarili mong YouTube channel. Paano ka ba makakapag-decide kung ano yung ibabahagi mo sa tao? O kung ano yung genre na pwede mong ibahagi sa tao? No? Bakit ko nasabi na kailangan may genre ka? Kasi ang tao ay masyado ng busy para usisahain pa yung pag-original ka masyado, no? Para usisahain ka pa nila, para bigyan ka ng panahon kung ano yung makukuha nila sa channel mo, medyo parang alanganin pa yun, tapos nag-uumpisa ka pa lang, di ba? So, kaya ako nasabi na dapat meron kang genre. Halimbawa, yung music, yung photography, yung pagluluto, makeup, ganun. So, mag-decide ka kung saan ka doon mag-fit. Halimbawa, mahilig ka sa music. So, ang focus mo ngayon, ang magiging laman ng channel mo, tungkol sa music. Ang isipin mo, yung mga tao na hindi marunong mag-gitara, hindi marunong mag-tambol, hindi marunong mag-play ng instrument. Halimbawa, particular, marunong ka mag-gitara. So, magturo ka kung paano mag-tipa, paano mag-strumming, mag-plucking, mag-ganon. Basta yon, yung mga something to do with pag-gitara. Ganon, yun ang ibig sabihin doon sa genre. Sa paggagawa ng channel, of course, pwede ka mag-decide na pang sarili mo lang. Pwede mong hindi ibahagi sa tao, pwede mong i-private yan. Of course, may option kang ganon. But, if you decide na gumawa ng channel at i-keep mo lang sa sarili mo, mas konti yung juice na makukuha mo, yung fuel na makukuha mo . Kasi, ang isasatisfy mo lang, yung sarili mo lang. Kaysa dun sa ibahagi mo sa tao, mas marami kang makukuhang juice, mas marami kang makukuhang fuel if you share it to people kapag nakatulong ka sa tao. Yung pangalawa na dapat alam natin sa bago tayo mag-start sa paggawa ng channel natin ay yung starting with what you have. No, kaya ako to nasabi at isa sa napaka-importante nito kasi kapag inisip mo ng inisip yung wala ka at kaya hindi ka makapag-start kasi halimbawa, no, hindi maganda yung camera ko, cellphone lang gamit ko. Kapag hindi ka nag-start na kung ano yung meron ka, hindi ka makapag-umpisa talaga. Wala kang mauumpisahan. Kasi
you will keep on looking kung ano yung wala ka. Eh, matagal yun. Eh, wala ka nga nun eh. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon. Halimbawa, wala ka dun sa magandang lugar. Eh, bakit ka pupunta pa dun sa magandang lugar? Eh, pwede namang dyan na sa lugar nyo ngayon na mag-umpisa ka na kung ano yung meron ka ngayon. Starting with what you have, eh, hindi naman ibig sabihin nun, eh, hanggang dyan ka na lang. Diba? Nag-umpisa ka lang kasi ito yung meron ka ngayon. Tapos, sa katagalan, i-improve mo yan. Dapat, di ba? Dapat improve mo yan. Ang mahalaga dito ay yung laman ng content mo. Because you're trying to solve a problem para dun sa ibang tao. Pangatlo na dapat alam natin bago tayo mag-start ng YouTube channel, maging handa. Maging handa na maaring hindi ito umepekto. Na maaring walang mangyari sa gagawin mo. Ibig ko sabihin na walang mangyari, maaring hindi mo ma-achieve yung gusto mong subscriber. Maaring walang manood sa'yo. Maaring walang pumansin sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin, na maging handa ka sa mga bagay na yon. Ang magiging juice o fuel mo dito para magtuloy-tuloy ka sa paggagawa ng video, you have to trust yourself at saka yung makatulong ka sa ibang tao. Masolve mo yung problema ng ibang tao. Yun, in your own way. Yun ang magiging fuel mo or juice. Ibig sabihin sa fuel or juice, ito yung magiging lakas mo, magiging enerhiya mo, yung pagkukunan mo ng inspiration sa paggagawa ng mga video mo para mag-continue ka na gumawa ng video para i-continue mo yung channel mo. Ang magiging fuel mo ay hindi yung like or comments or yung subscribers. But of course, masarap na fuel yan, di ba? Pero hindi yun yung focus mo. Ang focus mo ay makatulong, maibahagi yung knowledge mo dahil meron kang responsibility sa kapwa mo. Yun ang magiging mga fuel mo at hindi yung kung likes at comments. Maraming beses na ako nasabihan na huwag ka na mag-YouTube, wala ka namang mapapala dyan. Pero nandito pa rin ako. Eto pa rin. Wala pa rin. Wala pa rin napapala. No, meron. Meron ako napapala. Hindi lang naikita sa subscribers ko at saka sa mga nagla-like. Kasi iilan lang yan eh. Parang bonus lang sa akin yan. Pero ang napapala ko talaga dito marami ako natutunan. May mga pangilan-ilan na rin naman ako na nabago yung buhay. Kumbaga na-convince ko na gumawa ng channel. No? At fulfilling yun para sa akin. Kumbaga masaya ako dun. Nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko na to. And yeah. I guess yung nagsabi sa akin na wag na akong gumawa ng YouTube channel, nabigo ko na siya. That's it for today's video, guys. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo kahit papano. At sana na-inspired ko kayo dito sa video na to. Like, comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa video na to. Kung sa tingin nyo na mayroon akong dapat sinabi na hindi ko nasabi, i-comment nyo dyan. Subscribe kayo kung hindi pa. And I will see you sa susunod na video. Bye-bye.